Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Purimoto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko po install yung RB8 o Racing Boy 8 spoke pang Raider R150 sa ating Fury 125. Ginawa ko po to dahil na-inspired po ako dun sa installation na ginawa ni ang ating kapuring na si Idol Ruel De Castro and ni Denreb sa Niposa. Bali, ipapakita ko lang po sa inyo ngayon yung mga spacers at bracket at mga bearing na ginamit ko po para ma-install natin to sa ating Fury 125. Hindi ko pa po ito na-finalize kasi wala pa po akong available na gulong para dito. And isa pa po, ang mags na ito ay para dun sa isa sa kong kagrupo sa Fury Riders Club Zambales. So ginawan ko na lang po siya ng spacers, ng brackets, tsaka mga kailangan para pagka dinala niya dito yung motor niya, i-install na lang po natin. Hindi na po natin susukatin pa. By the way, naka-install talaga sa akin yung motor ay yung sniper mags. Pero tinesting lang po natin yung RCB8 na pang Raider R150 para maipakita ko po sa inyo kung paano yung discarte na ginawa ko dito. Pero syempre, kumuha ko ng idea mula kay Idol Ruel De Castro ng Laguna at kay Idol Denreb sa Niposo ng Pangasinan. Sa kanila po ako nagtanong-tanong at kumuha ng mga idea o mga dapat gawin para ma-install itong mags na to sa ating Fury 125. So start muna tayo dito sa may harap. Ang ginawa ko po dito sa harap, initially sinukot ko muna yung pwedeng spacer dito sa ating mags, sa ating front axle bago ko po siya in-install. Ang ginawa ko pong discarde dito, ginamit ko pa rin po yung stock na front axle ng ating Fury. Tapos bumili po ako ng spacer na same size or sukat o fit dun sa ating front axle. Tapos grinder ko na lang po. Ang ginawa ko po dito, ang sukat po nito ay at least nasa 21 to 22. cm po pala, more or less at least nasa between 20 to 22 mm ang ginamit ko po dito ng spacer, both sides po para nakagitna po yung ating mags sa ating front. Tapos palit po ako ng inner spacer na pang Fury or same size sa Fury, pero yung sukat po ng inner spacer na ginamit ko dito ay same sa sukat ng inner spacer ng R150, yung haba niya. Pero since mas maliit po yung butas ng ating or mas maliit po yung front axle natin kumpara dun sa front axle ng Raider R150, ang ginawa ko, bearing pa rin po yan ng Raider R150. Tapos nagawa po ako ng singsing o yung sapi o ring in between ng bearing at saka ng ating front axle para hindi po siya umalog. Tapos yun nga po, pinalitan ko yung hub spacer natin ng same size ng
front axle, pero yung haba niya same size dun sa ating Raider R150. Gulong ng Raider R150. Walang gulong yung motor. Ay, wala palang gulong. Dito na tayo sa kabila. Yung iba po, ang ginagawa po nila, gumagamit po sila ng R150 front axle. Tapos, pati yung spacer pang Raider din, kabilaan. For sure, ang sukat na ginamit nila dito is nasa 22 mm din, kabilaan. Tapos, ang ginawa po nila, nilalakyan nila yung butas ng ating front shock sa lagayan ng ating front axle. Para ang gagamitin nga po nila na front axle ay pang Raider na. Para hindi na po sila gagawa ng sapi. Para dun sa axle and dun sa bearing. Since ang gagamitin nga po nila ay front axle ng R150. Mas madali po diskarte yun. Yun nga lang po ay lalakyan mo yung butas ng ating front axle. Ay front fork kabilaan. Pero since ayaw ko pong palakihin yun dahil tinesting ko lang naman po at ibabalik ko rin yung aking sniper mags. Ang ginawa ko po dito, gumawa po ng sapi between ng axle at saka ng bearing ng R150 para wala po siyang alog at mag-fit po siya. Nasa inyo na po yun kung anong gagawin nyo. Either palakihin nyo po yung butas ng front fork kabilaan para magkasya yung Raider R150 front axle, para plug and play na po yung ating front mags ng Raider R150. Or kung ayaw nyo pong butasin front fork natin, palakihin yung butas, gayahin nyo na lang po yung ginawa ko. Yun nga lang, mas matrabaho po siya. Next, para naman po dun sa ating front caliper, ang ginawa po natin dito para mag-fit po siya or kumasya dun sa front disc brake ng Raider R150, naglagay po tayo ng caliper bracket extension. Ang sukat po nito ay 4cm by 11cm na 3mm flat bar. Tapos nagbutas po tayo ng 1, 2, 3, 4, 4. Tapos gumamit po tayo ng 1cm na allen bolt kabilaan para may tornilyo po natin yung stock caliper bracket natin. May nut po yan sa likod. Ayan po, dalawa. 1, 2. Yun po yung nut ng 4cm natin na allen bolt, na siyang hahawak doon sa ating caliper extension bracket. Ayan po siya pagka umiikot. Sabi ko nga, di ba po natin siya na finalize kasi wala pa po tayong gulong, pero focus lang natin nito ay para may kabit yung masukat yung mga spacers natin. Para pagdating ng motor dito, ikakabit na lang po natin. So, again, yan po yung kailangan natin. Ito yung stock caliper bracket natin. Gumawa lang po ako ng extension bracket na may apat na butas. May tig dalawang 1cm na allen bolt at 4cm allen bolt with nut. Yan po yung diskarte ko sa pag-install ng front mags ng RCB8 pang Raider R150. Mas maganda po sana kung may gulong na siya.
Pero next time, pag na-finalize na to, gagawa ulit tayo ng video para may pakita ko po sa inyo. Yung running na po siya sa kalsada. Next naman po natin ay yung rear. Kung makikita nyo, hindi ko pa kinabit yung sprocket. Kasi wala pa po akong nabibiling sprocket. Pero ang ginamit po natin dito ay yung Fury sprocket flange. So fit po yung Fury sprocket natin dito sa Fury sprocket flange, since stock po yung ginamit natin. Tapos ang ginawa lang po natin para mag-fit dito sa mags ng ating R150, nagpa-machine shop po tayo sa loob. Pina-fit po natin yung sprocket flange na kasya dun sa mags ng R150. Papakita ko po sa iyo yung picture nung pagkaka-machine shop para meron po kayong basihan. Ang singilan po niyan, hindi ako nagkakamali, na sa more or less 300 po sa machine shop. Ito naman po yung kabilang side. By the way, ang ginamit po nating spacer dito ay yung stock spacer ng ating Fury. Hindi ko po binago yan. Pati yung inner spacer sa loob, yung collar na tinatawag nila pang Fury, din po ang ginamit ko. Tapos dito naman po sa right side, gumamit po ako nung aking stock caliper bracket na pang dual caliper. Fit po siya. Wala na po akong in-adjust dyan. Hindi na po ako nagtaas o nagbaba dyan. Ayan na po mismo yung height niya. Tapos, ang spacer po natin between ng mugs at ng ating caliper bracket ay nasa 17mm din. Parehas din po yung sukat ng stock caliper natin, ay stock spacer natin dito sa kaliwa. 17mm din po siya. So, 17mm din po itong inner. Tapos itong outer, mula dito sa caliper bracket hanggang dito sa may swing arm natin, more or less nasa 17mm din po yung sukat niyan. Mas maganda po sana kung may gulong na siya at may takbo na natin para malaman niyo po na okay yung conversion na ginawa natin. Yun po yung ginawa kong diskarte para ma-install po natin yung RCB8 R150 Max sa ating Fury 125. Gagawa ulit tayo ng video kapag na-finalize na po natin yung ating installation, lalo na pag nakabili na po tayo ng gulong, para makita nyo po na okay yung pagko-convert natin. And at the same time, matesting po natin sa kalsada kung okay po yung conversion na ginawa natin. Kasi dun po natin malalaman kung maganda yung takbo ng motor. Walang problema, walang palag, walang paling. Okay, nakasenter yung mga gulong sa ating swing arm sa likod, at nakasenter din yung sa harap sa ating front fork. I hope mayroon naman po akong naibigay sa inyong tulong o idea para sa modification at maintenance ng ating Fury 125. Again, nakuha ko po to o na-install ko po to dahil sa mga katanungan na nasagot ng ating kapuring na si Idol Ruel De Castro ng Laguna, and of course ng ating idol na si Denrip Saniposo ng Pangasinan. Saan nila po ako kumuha ng
mga suggestion o suggestion para ma-install ko po itong RCB8 sa ating Fury 125. Ang purpose naman po kasi ng video na ito ay para magbigay po sa inyo ng mga sample lang na reference. If ever man po na plan nyo mag-install ng pang Raider R150 Max. Kung hindi man po yung RCB8 o yung stock mags ng Raider R150, same lang po ang diskarte dito. Wala pong pinagkaiba since pares lang naman po sila ng mga bearing sa harap at saka sa likod. Next na video upload natin, hopefully mai-upload ko na po yung final or finish product ng ating project na ito. So pwede ko na pong ibalik yung aking sniper mags sa aking Fury 125. Maraming salamat po sa inyong suporta and thanks po for watching.